Hey guys, what's up at welcome back to my YouTube channel. At kung first time lang po sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe at notification bell na sa gayon ay maging updated ka pa sa mga bawat upload ko na video. So for today's video guys, ituturo ko sa inyo ang step by step kung paano mag-book online ng ticket ng Cebu Pacific. Kaya panoorin mo lang ang video na ito hanggang dulo nang sa gayon ay masundan mo ang proseso. So sa first step guys, pupunta lang tayo sa Google Chrome at hanapin lang natin sa Google Chrome ang cebupacificair.com na website. Kapag nakapasok na sa website guys na Cebu Pacific, may makikita kayong flight and round trip. So ang una nyo lang gagawin, i-click lamang po ang from, then select the origin. So click lang natin yung Philippines, then hanapin lang natin yung origin. So for example, Manila. Kapag na-select mo na yung origin na Manila, then si-select na naman natin yung 2 kung saan tayo patutungo. So click lang din natin yung Philippines, then Bacolod. For example, Bacolod tayo pupunta. Then i-click lang natin itong round trip at mag-appear dito ang date. So for example, hanap tayo ng date. For example, ang date natin is magbubok tayo ng July 7. Dito sa date guys, may makikita kayong mga price. So hindi ko na po yan i-explain dahil natural na po yan at nagbabago-bago po yung mga price na yan sa date na nakalagay po dyan sa parang calendar ng Cebu Pacific. So for example guys, yung return naman is lagay natin July 14. For example, is 1 week tayo. And then kung okay na tayo sa depart date and return date, i-click lang natin yung select dates. And then guys, ito yung mag-appear. Search flight. Where would you like to go? So meron tayong flight and round trip na makikita rito. So kung okay na tayo dyan sa depart and return, i-click lang po natin yung search flights. After natin mag-search flight, ito ang makikita natin sa next tab, ang Manila and Bacolod. Ibig sabihin guys, ito yung departing flight. Dito tayo ngayon maghahanap ng schedule or time natin para sa ating flight. So kung mapapansin nyo guys, bawat time is iba-iba yung price difference nila. So for example, dito sa 4:15 AM yung depart, to ang dating nito is 5:40 AM, 2,248. Then sa baba nito, ibang oras din at iba-iba rin yung kanilang price. Ngayon, depende na lang sa'yo kung anong gusto mong oras at syempre, magkaiba po yun ng presyo. So ang pipiliin ko guys is 6:30 PM yung depart, din yung arrive niya is 7:55 PM sa Bacolod. So ang all-in fare niya is nasa 1,912. So for example lang po ito guys ha. So sa pagkinlik mo yung time na gusto mo, ito yung mag-appear. Ayan, meron kang makikitang Go Basic, Go Easy, and Go Flexi. Sa Go Basic, yan, nandyan yung free hand carry baggage only, weight of 7 kg. Unlimited rebooking, fare difference may apply. Sa Go Easy naman guys, meron siyang additional 603.68. Kung ikaw naman ay mag-additional, meron yan one piece check baggage max width of 20 kg. So sa Go Flexi naman guys, mag-add ka naman dito ng nasa around 1,000 plus. Ang inclusion nito ay one free hand carry baggage with one piece max of 7 kg, unlimited rebooking, free fare difference may apply, one piece check baggage max weight of 20 kg, standard seat, and then cancel for free and store the value in travel fund. So ang pipiliin ko dito guys yung I'm okay with random seats. So dahil bagpak lang naman yung dadalin ko, okay na ako dito sa 7 kg na weight. So dito naman sa my returning flight, Thursday July 14. So mamimili rin tayo guys ng oras kung anong oras yung gusto nating balik or departure to Manila. For example, ang napili ko dito, ang returning time ko guys is 7 ng gabi. So ito siya, mag-appear siya 7 yung depart ng gabi, yung arrival nito sa Manila is 8:25. So kung okay naman na tayo dito, i-click lang natin yung continue. Wala naman na tayong problema sa returning flight. So bago po pala kayo mag-book guys, no, gumawa muna kayo ng account dito kay Cebu Pacific nang sa gayon ay hindi maging hassle ang inyong booking. So katulad sa ginawa ko dito, may mali ako. So dapat gumawa pala muna ako ng account ko dito sa Cebu Pacific. Kaya ang nangyari,
yung binook ko ngayon ay makakancel po ito. So ang tendency nito, gagawa tayo ulit ng booking schedule natin. So kung gagawa naman tayo ng account, i-click lang natin yung sign up. Ang mag-appear po dito ay be a member. Ilagay lang po natin yung first name and last name, then yung ating email address. Kapag okay na guys, i-click lang natin yung sign up. After nito, may mag-appear dito na verify your email. Ngayon, pumunta lang kayo sa email nyo at i-check nyo yung link na isinend sa inyo ni Cebu Pacific para doon kayo gumawa ng inyong password. So, continue na natin guys yung naputol nating instruction kanina. Ito pa rin yun guys. Sundan nyo lang din yung instruction. So, pag naklik nyo na yung continue, ito yung lalabas. Makikita nyo rito guys yung guest details. So, dito guys sa guest details, dito natin i-input yung first name, last name, and ating birthday. And make sure guys, pag nag-input kayo ng first name and last name nyo dito, lalo na yung birthday, it match po sa ID na inyong ipipresent. So kung okay na tayo guys sa contact information na hiningi sa atin ni Cebu Pacific, i-click lang natin yung I confirm dito sa ibaba. Then kung okay na, i-click lang natin yung continue. After nito guys, ito yung lalabas, customize your flight with our add-ons. So kung may babaguhin ka at may gusto kang i-add-ons, so meron sila dito guys ng option. So wala naman tayong i-add-ons, so skip na lang natin ito. Then proceed na tayo sa payment. Kapag naklik na yung proceed to payment, ito guys yung lalabas yung booking summary natin. So sinasabi dito, review your booking before proceeding to payment. So make sure guys, i-check nyo yung flight time, buong pangalan, at yung mga destination bago kayo mag-proceed sa payment channel. So kung na-double check mo na yung details mo guys, so proceed tayo sa next procedure natin. Dito pala sa all flights guys, kung gusto nyo makita kung bakit umabot kayo ng 5,000, baka magtaka kayo, i-click nyo lang po yung parang hide details. I-show nyo lang para makita niyo, para makita po ninyo yung summary ng payment po ninyo. Kasi meron ditong taxes and fees, administration fee, fuel surcharge, aviation, domestic passenger service charge, then yung valued added tax. So kaya umabot tayo ng halos 5,000 peso. So kapag okay na, click lang natin yung continue guys. And then may mag-a-fare dito, confirm your booking. Fares, add-ons, and fees are all final beyond this point. The amount due must be settled to be allowed to board the flight. So kung okay na, click lang natin yung proceed to payment. And then guys, ito yung makikita nyo, payment method. How would you like to pay? So kung saan mo at kung paano mo siya babayaran, meron ditong maraming choices. Meron ditong travel fund. So kung sa travel fund, wala naman tayo niyan. Sa credit card and debit card, pwede rin naman guys. So kung willing ka naman na via credit or debit card ang babayaran mo, piliin mo lang tong option na to. Then may lalabas dito, yan, detail. Ilalagay mo yung billing address mo tsaka yung card number. And then syempre meron ding e-wallet, GrabPay, PayMaya, PayPal, and GCash. So meron din silang option na payment centers. Dito sa payment centers guys, dito nakapaloob yung 7-Eleven, EasyPay, Robinson's Banks, at iba pang mga payment centers na makikita nyo dito sa website ng Cebu Pacific. So para mas convenient guys, pipiliin na lang natin yung 7-Eleven. So dito sa 7-Eleven, mag-a-appear yung payment instructions. So go to a Click Kiosk machine at a 7-Eleven near you or use Click Mobile app. Kung meron ka namang 7-Eleven Click app, pwede nyo dun ilagay yung details ng Cebu Pacific para i-scan na lang natin sa cashier. Select Bills Payment or Pay Bills. Use the search tab in the upper right part of the screen and enter Cebu Pacific. So yun guys, basahin nyo lang po yan, yung payment instruction na yan, para masundan nyo kung paano magbayad sa 7-Eleven. So kung okay ka naman nandiyan guys, i-click lang natin yung got it. And then i-check lang natin yung blue box and I confirm. Then pag naklik mo na yung I confirm, click lang natin yung continue. So ayun guys, tapos na yung ating booking at ito na yung mag-appear sa screen natin. May nakalagay dito on hold. So syempre mag-on hold talaga yan dahil babayaran pa natin yan sa 7-Eleven. So confirm your booking now by paying online.
So papakita lang natin to guys, yung 12 booking reference number natin sa 7-Eleven para mabayaran natin. So may nakalagay ring date dito, payment due on June 22 at 10:47 PM. So kapag hindi mo nabayaran that sa oras na yan, may expired po yung ating booking at makakancel po yung booking flight natin. So kung gusto nyo naman makita guys yung itinerary nyo, i-click nyo lang po itong view itinerary sa ibaba. So ayan na siya guys. So kung meron ka namang printer sa bahay, pwede mo rin naman ng print. Pero kahit hindi naman na kailangang i-print, kahit inote mo na lang guys sa cellphone mo yung 12 booking reference number mo at papakita lang dun sa 7-Eleven or kung pwede kayong magpa-assist. So yun guys, ganun lang kadali ang pag-book online sa Cebu Pacific. Kung nagustuhan mo ang ating tutorial kung paano mag-book online sa Cebu Pacific, maaari nyo lang i-click ang like at i-share ang ating YouTube channel na sa gayon ay maging updated pa sa mga bawat upload ko na video. Thank you so much!